Introducing the Lolilays. Hi mga kanalays! Welcome back to our channel. And today's video ay i-discuss natin or i-review natin ang isa sa sikat dito sa bayan ng Laguna. Ito ay buko pie. Ang buko pie kasi ay isa sa specialty dito nga sa Laguna dahil abundant ang buko dito. So, particular na sa bayan ng Los Baños kung saan sikat ang The Originals. Dito mo rin matatagpuan yung Kulets, Elbies, Letties, at Sheilas. Kung magsasakay naman kayo ng mga buses, maririnig yung mga vendor. Meron din sila mga inaalok yung Tata Woods. Meron din yung mga unbranded, dati ay 10 pesos lang, pero I think ngayon is 12 pesos na. Pero dito, sa bayan ng Victoria, Laguna, ay merong sikat na buko pie, at ito ay ang Norma's buko pie, kung saan ito ay pinipilahan, lalo na ng mga reseller, dahil ito ang pinakamababa ang presyo sa mga brand na matatagpuan mo dito. So, itry nga natin. So, ayan, ito na yung binili natin. Buko pie with cheese and ubi de leche. Ayan. So, itong buko pie with cheese ay 95 pesos kung di ako nagkakamali. Then, ito namang ubi de leche ay 125. So, tara mga kalolay, stickman natin. So, ayan mga kalolay, stickman na natin itong buko pie with cheese. So, this is only 95 pesos. Tikman natin kung masarap ha. Ito siya oh. Okay naman siya mga kalolays. Masarap naman siya. Medyo matigas lang siya. Tsaka ito ang dami niyang buko sa loob. Alam niyo dati, medyo nagtataka ko kasi ang haba ng pila lagi dun sa ano, sa Norma's. Dami kasi mga reseller. Dati, mga pag may occasion, yung magpapasko, madaling araw pa lang, may sasakyan na nakapara dun sa Norma's. Kasi diba, pag yung mga sa The Originals na buko pie, medyo mahal. So, dito sa Norma's is sobrang mura lang niya. Wala pang 100 pesos, no? Kitang-kita naman yung mga buko niya. Although, syempre, hindi mo pwedeng i-compare yung The Originals tsaka yung Lettice Buko Pie dito sa Norma's kasi nga, mura lang naman to. Sabi kasi dun sa The Originals at tsaka yung Lettice, ang alam ko, yung nilalagay nilang buko, yun yung mga malambot na malambot. Ito medyo matigas ng konti yung buko niya sa loob. Pero okay na rin naman siya. For the price of 95 pesos, okay na rin siya. Yung crust niya is, pag bagong luto, syempre malambot, no? Ito kasi medyo, inabot na yung ilang oras kami sa, galing kasi ako sa labas, nagbayad ako ng Amilyar. Yes, mga lulis, nagbabayad tayo ng Amilyar kahit andit ng bahay natin. May tax and sweldo, kahit wala naman tayo nakuhang ayuda. Yeah, good. Oo, so, yun. So, nakabalik kami hapon na, so ngayon lang namin kakainin. Medyo malambot pa rin naman, pero iba talaga yung The Originals. Kasi yun, makapal. Pero talagang sobrang dami ng buko nun. So, okay na rin to. Ito namang ube. Itong ube, masarap. Hindi ka lugi sa 125. Ang sarap ng loob niya. Parang sa okay sa akin itong ube de leche. So, ayan mga kalolays, kung mapadaan kayo ng Laguna, daan din kayo dito sa Norma's Buko Pie sa Purukwan, Barangay San Francisco, Victoria, Laguna. Kung naghahanap kayo ng murang pasalubong na galing ng Laguna, daan kayo dyan. Marami kayong pamimilian. Meron silang buko pie with cheese, egg pie, buko de leche, ubi pie with cheese, and ubi de leche.
So, ayan mga kalolays, ang aking final verdict dito sa Norma's Buko Pie ay value for money. Okay na okay. Masarap siya, especially para sa aking opinion, mas masarap yung kanyang mga flavored like ube de leche, buko de leche, at egg pie rather than dun sa original lang na flavor na plain buko pie. So, tikman nyo para mapatunayan nyo rin. Hi mga kalolays! Welcome back to our channel, the Lolays Channel. And today, isi-share ko sa inyo ang sarap ng Fortune Soft Cluster Roll. Ayan, bumili po ako ng dalawa kasi this is one of my favorite from Fortune. The price is 68.75 pesos. And usually, nabibili lang siya sa Mercury. So, tignan natin. Itsura pa lang niya, talagang super sarap na siya. I think this is another tawag dito is the ensemada look. See? Ayan. So may napira pa siya dito. I really love to eat this talaga. Napakasarap niya. Lalo na kapag hindi ako nakakapag-dinner sa gabi. So, ito talaga yung pinakain ko. Tapos, yung sabihin ko na lang siya ng kape. Masarap siya kung ang color niya is golden brown in color. And madalas naman kasi si Fortune, ganun yung mga bread niya. It's more on golden brown in color. Mas masarap kainin, pero yung iba, especially napapansin ko yung mga lolis na talaga, mas gusto nila yung maputi yung bread. Ako kasi, feeling ko hilaw siya kung maputi yung bread. Kaya, I prepare the golden brown color. Pero, pwede mo rin siya isosos sa kape. Yo. Yung icing kasi niya is masarap talaga. Hindi siya ordinary bread para sa akin. Super sarap talaga siya. Well, I think konti lang talaga, especially yung mga maliit ng mercury drug, konti lang yung mga stock nila ng ganito. So ako, pag nakita ko na stock, bumibili na agad ako ng dalawa. Kasi favorite ko talaga siya. Pwede mo rin siya isosos sa kape. So yan mga kalulay, sa itong tip para sa masarap na breakfast or kung hindi ka nag-dinner, pwedeng ito rin na kain mo. So sa ratings ko dito sa Fortune, para sa akin, talagang number 10 siya. Perfect 10 dahil super sarap talaga siya. So talagang 68.75. Marami na kayong pwedeng mag-share ito. Puro, this is good for 2 to 3 person. That's it. Thank you. Bye-bye.